Hindi siya separate person. Hindi rin siya separate spirit. Or separate being. They are one God, one spirit. Nakasulat sa Bible, di ba? Binasa natin. Okay. So, yan yung original noon. Yan yung original noon. Ako kinukunan mo. Oo nga. Ito yung kukunan mo. Ayun nga. Ulitin mo, pambira. Ito yung kukunan mo. Oh, sige. Hindi ito pang-artista. Ito yung pang-mensahe. Ngayon, yung katunayan natin, they are not two separate persons. Gaya ng nangyari sa tradition today. Mayroon kang Bible, di ba? Pakibasa. King James, man. Paki-King James, ha? Matthew 1:18. Matthew 1:18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Tandaan yun. Child of the Holy Ghost. So, this child is Jesus Christ. He is the Son of the Holy Ghost. Yes. Okay? Ngayon, when Jesus Christ grows up, he will call God his Father. If this is a separate person, Father from the Holy Ghost, lalabas, he is not calling the right Father, he has two Father. But if God is calling the same God, he is not calling another person. He has two Fathers. Another, indwelling. You read in Matthew, di ba? The Holy Spirit came down and indwelled him. Matthew 3, John chapter 1. Pero, Christ said, the Father is dwelling in him. John 14. The Holy Spirit came and indwelled him, tapos the Father is dwelling in him. How many spirits dwell in Christ? Kung susundin mo yung Trinitarian dogma, kasi dogma, minemorize na lang. Mm-hmm. Dalawa. Pero this is truth. The Holy Spirit and God the Father is one spirit, not separate person. The Spirit of Christ. Yung nakalakay natin na USB para pwede yun. Hindi ako ha. Ito na nga eh. Hindi ka ba nagbubo? Susulat? Ito lang. Dito lang. Narinig lang yung boses ko. Okay. The Spirit of Christ, yan yung nag-grow. Pakibasa King James ha. Luke chapter 2 verse 14. Luke chapter 2 verse 14. And the child grew and walked strong, spirit filled with wisdom, and the grace of God was upon him. When you say walk strong, it became strong. This spirit that became strong is the spirit of the Son of God. This is not the spirit of the Father of God, because the Son, as a man, can become strong in spirit because a human spirit. Mm-hmm. The Spirit of God doesn't walk strong. The Spirit of God is always strong. Yan yung difference. Pati yung knowledge. Diba sa may knowledge yan, diba? His knowledge is increasing. That knowledge increasing, his spirit, his soul, his body is completely human. So, where does the deity of Christ come? Nabasa na natin yung indwelling. Itong indwelling na tinutukoy ni Bernito, ito, let's say, yung baptism ni Christ, no? Pumasok yung dog, yung spirit. Tapos, ito yung hindi masyadong naituturo sa church world today. Okay? Sa Trinitarian, kaya siya Diyos kasi He is another person, part of the Father. Dito, you read from the Bible, the Spirit of God indwelled Him and become one. Nabasa na natin yung verse ng become one. So, this is the Spirit of Christ. Ano meaning ng Christ? C.
Savior? Anointed. Is God being anointed or not? Not. God is the giver of anointing. Christ is the receiver of anointing. So this received anointing, so the Spirit of God become one with His Spirit, and become one. Then, yan na yung nababasa ninyo sa Holy Ghost. Sa New Testament. Makibasa, ha? John 14, verse 26. Pangalan lang ng Holy Ghost. Yes. And the Holy Ghost whom the Father shall send in my name. Another composer. 16 yung pala. 25. Jesus answered and said unto me, if a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. This is the deepest mystery of the Godhead. Madali lang mabasa, kaso nalalampasan lang yun eh. We. Sining we? The Father. And the Son. And the Son. So may nangyari sa spirit ng Father and the Son. Nag-become one talaga sila. So, we will come into him, yung believer. Kunwari ito yung believer. We will come unto Him and make our abode, tirahan, with Him. Yeah. Susog ito sa sinabi ni Christ sa John 17, na, basahin ulit natin, John 17:21, kung paano nag-become one sila ng Son, ng Father and Son, tayo rin, one in us. Okay, pakiba. That they all may be one, as thou Father art in me and I in thee. That they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. So, they become one in us. Ito, what Christ said in John 14:23, susubin sa what He said in John 17:21. That they become one in us. Ngayon, question. Before Christ came, meron bang born again experience? Wala. Wala. So, wala pa yan. This is the land of God. The Lamb of God is the one being sacrificed. Mm-hmm. The giver of the sacrifice is God. He gave the Lamb as a sacrifice for our sins. Ito yung namatay. Ito yung nabuhay muli. Ito yung binigyan ng kapangyarihan. Yung Lamb of God, yung Son of God. Hindi Diyos yung namatay. Kasi sa 3D, namatay yung isang Diyos dun eh. Sa oneness, namatay din. Ito, sharing ako. Hindi, sa oneness, namamatay rin yung Diyos. Kasi, yung Diyos, naging tao. Mm-hmm. Unawain natin, mamaya pag-uusapan natin, sino ba yung namatay yung tao? Itong Lamb of God, no, ito'y anak niya. Hindi siya mismo yan. Yung anak niya ang namatay. Sinakripisyo niya yung anak niya para sa atin. So, itong spirit na yan, human spirit yan. At yung spirit na yan, nag-become one with the Spirit of God. Kaya, in the body of Christ, nagmamanifest dun yung deity because of the oneness, yung pag-unite, yung union ng Father and Son. Ano may huli ko sinasabi bago na punta dyan? Believer. Naalala ko na. Bago dumating sa only the Father, diba? So, bakit walang born-again experience in the Old Testament? Si David, take not the Holy Spirit from me, ganyan. Yung mga propeta. Yung propeta. There is the Spirit of God, pero bakit walang born-again? Because wala pa siya. Hindi pa siya dumarating. Mm-hmm. Nung dumating siya, may difference na ngayon ng Holy Ghost or Holy Spirit sa Old Testament, sa Holy Ghost, sa New Testament. Ang difference, the Lamb is still in the form of the Word. Promise, panukala, pahayag, pilay. Christ is in the bosom of the Father pa. Dito, the Word was made flesh. When the Word was made flesh, yan ba yung ginawa? May sacrifice for sin. Yan ba yung ginawa? O ginawa. Okay, basahin natin. Ito gusto ko mabasa natin para makita natin yung mali ng mismong Anjos. Mismong Anjos. John 1:14. Pwede mo ipo. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as though
only begotten of the Father, full of grace and truth. When we say made, ito, papakita ko yung kagandahan ng King James laban sa iba. Tumatama yung mukha mo. No. Yeah. Made flesh. Di ba pag made, may gumawa? Okay. So, ibang translation din yan, made come na yan. Ngayon, meron akong kasharing na parang one sa internet. Eh, ini-insist niya parang pareho lang yan, no? Na yung Diyos, nag-become ganyan din. Pareho lang yan dyan. Hindi yan pareho. Dito, nawawala. Hindi naman totally mali ang ibang translation. May nawawala. Ano yung nawawala? Dito, maliwanag may gumawa. Dito, hindi maliwanag may gumawa eh. Pwede ito gamitin sa Trinity tsaka Oneness na yung Diyos ang nag-transform ng sarili niya. Maging tao. Dito, halata, ginawa talaga ng Diyos yung salita. Maging laman. May patunayan natin. Pwede nyo i-take note to, no? This is Greek for ginomai. Ginomai. Ngayon, itong ginomai na sa John 1:3. Pakibasa yung John 1:3. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So yung salitang made sa John 1:3, tsaka yung made sa John 1:14, the same. So mas tama pala yung King James mag-render. Kasi sa ibang translation, hindi naman gagawin nilang become yung John 1:3 eh. Parang totoo na yung evolution, no? Yung mga ancient aliens. Kundi, made pa rin ang ginagamit ng ibang translation dun sa John 1:3. Bakit pagdating sa John 1:14, ginawa na nilang become? So may duplikara pala rito ah. So, ito ang maliwanag. Yung word, ginawang laman. So, in the beginning, hindi pa siya made flesh. Wala pa yung spirit ng Son. So wala pang born again experience. Ang Holy Ghost sa lumang tipan, iba sa Holy Ghost sa bawang tipan. Now, let's talk about the Word. The Word in the beginning is not another God. Diyan naman na tayo. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. Okay. Kunin natin yung interpretation ng Trinity. This is Jesus Christ, second person, God the Son. Kasama niya yung God the Father. Jesus Christ, God the Son, is also God. Ganun lang kasi. Okay, we have many contradictions sa Bible kung there's another God person. But let's go to the meaning. Alam mo ba yung root word ng word? Logos. Oh, yeah. Siguro sa philosophy na matangos na pag-aralan mo ito. This is a Greek word ginagamit ng Greeks na to explain the universe kung bakit nalalang. Hindi nila mapaliwanag. God to the unknown God, sabi ni Paul. You are worshipping something you don't know. I will introduce it to you. Yes, kaya tawag nila logos kasi hindi na na-explain. This is what they mean for reason. Kaya ito yung ginagaling ng word logic. Psychology, yung logic ito, logos. So logos is not by meaning, this is a concept. This is something that is a thought, a plan, a revelation. Ang kasama ng Diyos, hindi another God. Ang kasama ng Diyos, yung kanyang logos, kay Christ. Kay Christ. It is, this is Christ, but not in the form of another God. This is Christ in the bosom of God. Di ba nabasa natin in the bosom of God? I proceeded out. Yeah. Yan ang kaiba niya sa Trinity. Sa Trinity from the beginning, tatlo pa nga sila eh. Nagtutulong-tulong. Pero sa Bible, there's one spirit. This one spirit, he has the word in himself. Paglalang niya ng mundo, ginamit niya ang kanyang word. Pero ang nakatagong hiwaga dun, si Christ yung hiwaga dun. Anong hiwaga? Like the reason he